Dambuhalang bato, binasag na. Lecture and Guide number 111. Magandang araw sa inyong lahat mga madam at mga sir. Halina't samahan niyo ako dito sa simple lecture guide natin para madagdagan ang inyong kaalaman pagdating sa pag-treasure hunting. Ngayon, umpisahan na natin. Panoorin muna natin ang maiksing video na ito para makuna natin or makuna ninyo ng mga simpleng idea. Ibalik muna natin saglit. Ang grupong ito, klaro naman na nasa ibabaw ng malaking bato at binabanatan. Pero sa tingin ko mga katits, ang hugis ng batong ito, parang deform siya na pabilog, pero sobrang laki. Ayan o. Siguro ang pagkakaakala nila or ang pagkakaalam nila, mayroong laman ito kaya binanata nila. Pero ganun pa man, mayroon din akong napansin. Ayun, itong sign na ito na butas na nasa gilid ng bato. Ayan, parang kakaiba din ang batong ito. Pabilog nga ang hugis. Pero panoorin muna natin kung ano ang diskarte nila. At mamaya, magbibigay tayo ng mga simple guide. Ito ba yun? Parang nautod na mga katits. Kung ito man yun, parang lumiit na siya. Wala pang nakuha. Ano kaya ang nangyari? Or paano kaya ang nangyari? Parang iba. Sa tingin ko hindi ito eh. Ano sa tingin ninyo mga katits? Ibang grupo ata ito or ibang area. Pero ganun pa man, basag pa rin ang bato ang ginawa. Ituloy muna natin ang video dito kay sir para makuna natin ang mga simpleng diskarte. Ayan, parang style ito, ano, istaka ang tawag nito. Binubutasan muna tapos binibira ng kunya, istaka at saka yun na ba yun? Kunya. Hindi kasi ako masyado ano dito sa mga discarding ito mga katits, dahil alam niyo naman, ako ay isang decoder analyzer lang. Kanya-kanya naman ang trabaho pagdating sa pag-treasure hunting. Hindi tulad ng iba na pag nasa site, halos siya ang bida, alam lahat. Ako mga katits, iba ako. Kung nasa site ako, nagsasabi ako sa mga kasamahan ko na hindi ko trabaho yan at hindi ko alam kung ano ang diskarte niyan. At sino ang may alam, sinasabi ko sa mga kasamahan ko, kung sino man ang may alam sa inyo, magbigay din kayo ng mga simpleng idea para magtulong-tulungan tayo, lalo na sa ganitong klase sa pagbasag ng mga malalaking bato, mga diskarte nila. Kaya yung mga or may mga experience na, ayun, sinasabi nila na ganito ang pagbasag para mabilis. Ganun mga katits, hindi porking meron kang alam sa treasure, lahat mo na, akuin mo na. Hindi ako mga katits, hindi ako ganong tao. Pero pagdating sa sign reading, decoding, doon ako, nagsasabi talaga ako ng totoo sa kanila, sa mga kasamahan ko. Ganun lang kasimple mga katits. Kaya ganun pa man, dito sa videong ito, bubusisihin natin ito mamaya. Parang natipak na oh. Sinikwat na ng bara. Kung ano ba ang dapat gagawin sa pagbasag ng mga malalaking bato. Ang iba ginagamitan ng jackhammer. Pwede rin ganun. Pero bago pa man sana gamitan ng jackhammer, siguraduhin talaga kung may laman ang bato, lalo na ang batong babasagin ay sobrang laki. Yun ang mahirap mga katits, dahil kung sumablay walang laman, nako, pagod-pagod ang kalalabasan nun. Parang mga sinaunang treasure hunter, mga tiyuhin ko, mga kapatid ng erpat ko, ganon ang ginagawa. Ganon din ang mga kapatid ng ermat ko, ganon din ang ginagawa nila noon. Nagbabasag sila ng mga malalaking bato, sinusunog nila. Pag walang laman, iniiwanan. Yun ang pinakamahirap. Ngayon, ibalik na natin. Dito muna tayo sa pinakaumpisa. Napansin ko lang dito mga katiits. Ayan. Ang pagbanat nila.
ay sunod-sunod ang mowel or estaka. Ayan, nagkahilira, parang ginuhitan at isang banata na para mahati ang malaking bato. Alam ko pwedeng ganito eh. Pwede talagang ganito dahil yung mga kasama ko sa may Bulacan area, ganito ang banat. Isang bira lang. Kinukunyahan, binubutasan muna, sinasalpakan, diretsuhan na yan, biyak agad. Subalit, ang payong kaibigan ko ulit, uulitin ko. Dapat pag nagbiyak kayo ng mga malalaking bato, siguraduhin ninyo na may laman. Kung maaari, i-detect ninyo ng mga metal detector ninyo. Simula sa bandang taas, sa bandang gilid, sa kabilang gilid, paikutan ninyo yan mga katiits. At kung nakakasigurado talaga kayo na ipalagay natin kahit mga 80% lang na may laman talaga ang batong yan, pwede na ninyong basagin. Pero kung walang kasiguraduhan mga katiits, ipalagay natin 50-50, 50% negative at 50% positive. Yun ang pinakamahirap, lalo na't ang bibirahin ninyong bato malaki. Kasi pag sumabla yan, pagod-pagod ang kalalabasan yan. Ayun mga katiits, ganun pa man, kung wala kayong mga metal detector, bago ninyo basagin ang batong yan, isang halimbawa tulad nito, kilatisin talaga ninyo ang bato kung may mga positive marker. Isang halimbawa tulad nito, palagay natin butas, travel yan mga katiits, papunta sa harapan, nagbibigay siya ng ibang direksyon na nandun ang target na may butas. Pero kung gusto ninyong basagin ang batong tulad nito, yung mga tipong ganitong marka ang hanapin ninyo mga katiits, ganyan, iguhit natin para maintindihan ninyo, mga tipong inside rock deposit, mga ganyan, tapos may biyak dito na crack. Ayan. Or mga style ganito. Pwede rin ito dahil may nakita akong mga ganitong sign kung saan nakuha ang target na sa loob ng bato. Ayan, pasok pa rin yan sa inside rock deposit. Butas ito mga katiits. Butas at ganitong klase ang pagka-engrave, paikot. Pwede yan. O kaya may X at saka kahit medyo maliit na X. X at saka dot. Pero ito, engrave ito mga katiits. Ulitin natin, medyo tabingi para kung may mga sign kayong ganito at kursunada kayong basagin talaga, dapat may kakibat na klarong sign na halatadong gawa talaga ng tao na ganyan, X at saka dot. Ibig sabihin may combination rin ito na nasa loob ng bato or may depositong nasa loob ng bato. Kung walang ibang bato sa paligid at may mga araw na magsusuporta na nandyan ang deposito na sinasabing nasa loob ng bato, ay di basagin na ninyo mga katiits. Subalit, kung wala kayong makitang mga klarong marka, i-plus pa natin na wala kayong mga kagamitan tulad ng metal detector, mag-uumpisa talaga at matatapos talaga yan sa 50-50. Alam nyo na anong ibig sabihin ng 50-50. Pwedeng meron, pwedeng wala. Hindi yung mag-umpisa kayo na 80% positive dahil may sign o kaya tinunugan ng metal detector at 20% lang ang negative. Ayan, malaking chance talaga ito, itong 80-20 kaysa dito sa 50-50. Medyo malabo ito. Ayan. Ayan ang masasabi ko dito sa lecture guide or lecture guide natin ito mga katiits. Okay, sa pagtatapos dito sa simple lecture guide natin, sana may nakuha kayong mga simpleng idea nang sa ganon may apply ninyo sa bawat area ninyo. Ulitin ko ulit, maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Thank you mga katiits.